Nagsimula nang dumating sa Manila North Cemetery ang mga kapatid nating bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Para sa update, magbabalita live mula sa Maynila, si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, as of 12 o'clock noon ngayon, ayon sa Advance Command Post dito, 38,000 na ang bilang ng mga taong pumunta dito sa Manila North Cemetery. Kasabay nito, ina-expect kasi na from October 29 to November 3, papatak ng 1 million yung total ng lahat ng mga pupunta. Kaya naman, ang PNP nag-deploy ng over 7,000 na nationwide para masiguro yung kaayusan sa mga lugar. Kasabay nito, mahigpit din na sinisilip at ini-inspeksyon ang mga papasok dito, lalo-lalo na sa main entrance. At ito ang ilan sa mga nakumpiska sa mga ipinagbabawal na mga bagay. Tulad na lamang ng pabango na may alcohol content, ang vape, ang sigarilyo, bawal din ang mga ito, lighter, gitara at maraming iba pa. Doon naman sa 38,000, papatak naman ang 400 ang kabataan, minors, na nailista na at nabigyan na ng name tag dito sa Manila Social Welfare Desk. At ito yung magsisilbing solusyon kung sakali lang naman na magkakaroon ng mga batang maliligaw, ay alam nila kung sino ang kukontakin na bat na magulang o guardian. Kasabay nito, dahil maraming tao ang nandirito sa loob, at the same time may road closure sa labas, sa Dimasalang, sa may Blooming Street, may mga e-trikes, 40 na e-trikes ang nandito sa loob ng Manila North Cemetery para isakay lalong-lalo na ang mga senior citizens, ang mga PWD, ang mga buntis, at yung iba pang mga ngailangan ng assistance dahil sharing. 54 hectares ang laki, ang lawak nitong North Cemetery, kaya kakailanganin talaga ng ibang tao ang transportation. Kasabay naman nito, meron din sa paligid natin mga portalets, wheelchair assistance, name tagging para sa mga bata. At the same time, siguro para dagdag impormasyon na lang din, yung ilan sa mga notable burial sites na nandirito sa loob ng Manila North Cemetery ay sila former President Ramon Magsaysay, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, even sila Senator Claro M. Recto at saka si Labor Secretary Jose Figueras, dito rin sila nakalibig. May himlayan din dito ng mga para sa ating mga fur babies, kaya mamaya lamang ay sisilipin natin yun. Pagpunta kasi natin dito sa dulo, malayo-layo laka rin ang loob ng Manila North Cemetery. Pero pag dinirecho natin ito, nandoon sa gitna ang isang rotonda, at doon nakapwesto naman ang first aid station sa atin. Mula sa Manila Health Department, mayroong dalawang health personnel. Mula naman sa MDRRMO, may 10 health personnel. At mula sa Philippine Red Cross, may 25 na health personnel ang nakapwesto para masiguro nila na kung sakali man na magkakaroon ng aberya, ay willing sila at ready-ready sila na ma-assist ang mga ito. So far, Cheryl, wala pang naitatalang reports ng threats. Wala pang naitatalang reports dito ng mga aksidente. Pero ina-expect nila na kapag kadumami ang tao dito, ang tabayanan nila ang mga maihilo, tataas ang high blood, o iba pang posibleng maging sakit o injury na may kinalaman sa pagdagsa ng mga tao rito. At inaasahan pa nga sa mga susunod na araw, dadami pa, dodoble, titriple pa ang mga pupunta rito. Pero panigurado naman, bawat sulok ng Manila North Cemetery ay may nakabantay. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.